Wait, let me finish. To answer? Yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Yes, I am a resource person invited. Yes, you are. Wait, actually, as I said earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but... Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya yung Cassandra Ong para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang. So ganun din po ang objective noon. Kaya sinamahan niyo siya para matulungan na mabayarin yung 500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license, hindi po ba? Who solicited the advice, the service of Attorney Harry Roque? And Attorney Harry Roque physically accompanied Cassandra Ong to PAGCOR. I acknowledge that there is lawyer-client relationship between me and Cassie Ong as representative of Whirlwind, who in turn acted as agent for Lucky South. But that does not mean that Lucky South gave me their trust and confidence to represent me. It is hard to conceive, Mr. Chair, that Attorney Roque will be relying on the representation only of Whirlwind without an active participation of the other party who is supposed to be the principal, the Lucky South 99. Attorney Roque's representation did not cover only the Whirlwind but extends even to Lucky South. Mr. Chair. So just to continue, Attorney Roque, so even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, biski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakuntep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. Ma'am, let us be fair, because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. I maintain, as an officer of the courts, and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines, that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow-up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? Tama po yun. Alright. POGO operators po, lahat yan Chino. Na hindi po yan nag-i-Ingles. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Kinonfront nyo ba si Cassie Lin Ong or kinasuan nyo ba siya bakit nandyan yung pangalan nyo sa organizational chart? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in a supplementary character. I don't need to argue with you about opo, that, Attorney. Pero but you ang don't sinasabi need to, ko lang excuse po. Excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate are. Well, I'm just citing Please just po. Answer our question. My answer po is that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Wait, let me finish. To answer, yes, you already answered in excess. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were Attorney. Engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, actually, wala as I said yan, earlier, excuse me. No, excuse me. Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but... Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair.
Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, Senator Gatchalian. One more. I apologize. I will cite you in contempt. An embarrassment of time para masagot niyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. Hindi ko po inauthorize ang paglagay ng pangalan ko doon. Wala pong kinalaman sa paggawa ng dokumentong yan at wala pong kahit anong testimonya sa kahit sino na gumawa ng testimonya na nagsasabi na pumayag po ako. And I deny that under oath. Alright. Inamin nyo, quote, dinulog sa akin yung problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South. So, mula mismo sa bibig ninyo. So, but, whether service provider o ano paman, dinulog nyo yung problema ni Miss Cassie Leong at ng Lucky South na isang pogo, dinulog nyo sa PAGCOR. Dinulog ko po. Alright. Dahil pinakiusapan po ako nung service provider. Dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala nyo si Cassie Leong. Siya, Lucky South po siya. Ay, hindi ko po siya kakilala as Lucky South. Lucky South has 99 has had issues of criminality and illegal activity since 2021. And yet, pinasilitate nyo itong problem-solving session sa PAGCOR. Bakit ma'am, po? Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa PORAC ang may pagkakasala dun sa raid na yon. Ayaw nyo mang aminin, abogado kayo ng Pogo. Malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng Pogo. O, bukod pa dyan, excuse me, attorney, sandali po. Bukod pa dyan, ang pag-areglong ginawa nyo sa PAGCOR nangyari noong 2023. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, noong 2022 pa lang, ni-raid na ang Lucky South 99 dahil sa human trafficking. Sa kabila ng lahat ng yan, at kahit alam yung trabaho ng Whirlwind, no? Whirlwind na protektahan ang interes ng pogong may track record ng kriminalidad, pumayag pa rin kayong maging abogado nila. Tama po ba? Tama po yun kasi wala naman akong nalaman na merong raid noong 2021. Kasi na-meet ko na lang po sila tapos na ang eleksyon. At ang pagkakaalam ko po, sila ay Whirlwind kasi nga po 2 weeks after our meeting, lahat ng dokumento na pinirmahan nila kung saan nila ako rinitain as lawyer ay sa ngalan po ng Whirlwind. Inaamin niyo po ba na ang pag-areglo niyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind. Kasi noong nga panahon po yan, ni hindi ko nga po kakilalang Whirlwind bilang isang kliyente. It shows that the owner of the said corporation is former Secretary Harry Roque. Yun po yung nakita namin sa hearing yesterday, in the Senate hearing, sir. The chair, can we do some diligence work on this matter because this is very important to establish. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAO? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, ang pagpapakilala niya, ay siya ay Cambodian, no? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. You admit that you have an interest in this house by virtue of the corporation owning this house. Yes po. Ang may registered owner po nito is Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. So para lang pong malinaw, na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. So I met her. In kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi now po, yung lalaki po. But now you're telling this committee na na-meet mamam pala yung lessee po. Yung lessee po, na-meet po. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya. Well, sila po'y talagang mapursige na gusto nilang umupa. Eh ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa
lugar na yon, no? So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. But hindi ko po tinatanggi naman yan, you're, no? You already admitted earlier that by virtue po of your owning the corporation, yes, which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? Kaya nga po siya nasa lagay sa red list ng Interpol, it's because of financial fraud at hindi naman po dahil sa Pogo. With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on a request for the renewal of their license. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya yung Cassandra Ong para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang. So ganun din po ang objective noon. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayarin yung 500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license, hindi po ba? Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. Ano ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? Why did you have to accompany Ms. Leong to PAGCOR? Well, in what capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. For the past several months, mainit talaga ng Pogo. And it seems your name always crops up. Una yung kay Cassandra Leong, your name was involved. Then itong pangalawa, itong sa raid ng bahay mo, your name again is involved. So, hindi po natin maalis sa madlang publiko at dito sa komitiba that you might be involved in these illegal activities. Hindi po tama yon, and I don't think there's any basis for saying that. Kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. It is very clear, Mr. Chair, that from the definition of a lawyer-client relationship, kahit walang kontrata, kahit walang payment of legal fees, the moment the client starts seeking advice and the lawyer starts giving advice, a client-attorney relationship is created. Mr. Chair, tama po yon. Ang problema, wala pong kahit anong konsulta na nangyari sa panic ko at sa kahit kanino sa panic po ng Lucky South. Dahil ang komunikasyon ko po, lahat po yan ay kay Cassie Ong lamang. I understand, Mr. Chair, that the statement of Attorney Roque, he was never consulted by Lucky South 99. But he has been repeating a while ago that Cassandra Leong is the representative of Lucky South 99. Is it not that the consultations made by Representative Ong with Attorney Roque, the consultations as well that was made by Lucky South 99 with Attorney Roque, Mr. Chair? Dating po sa attorney-client relationship, dapat meron man lang komunikasyon sa panig ng abogado at ng kliyente whether or not there is a written agreement, whether or not there is bayad. Pero wala po talagang ganun dahil limited lang ako kay Cassie Ong. He is lawyering for Cassandra Ong. Cassandra Ong is the representative of Lucky South 99. And it is really hard to conceive how he can separate himself from Lucky South 99 if his client is representing no less than
Lucky South 99. Lucky South is not a natural person. It is a juridical person. The only way to talk with a lawyer is through a representative, and that is Cassandra Ong. The first element is that the client solicits advice and service of the lawyer. And the second element, the lawyer renders service and advice to the client. There is Cassandra Ong, or there was Cassandra Ong, representing the juridical person, Lucky South 99, who solicited the advice, the service of Attorney Harry Roque. And Attorney Harry Roque physically accompanied Cassandra Ong to PAGCOR. As a lawyer, I have a different opinion. I acknowledge that there is lawyer-client relationship between me and Cassie Ong as representative of Whirlwind, who in turn acted as agent for Lucky South. But that does not mean that Lucky South gave me their trust and confidence to represent me. It is hard to conceive, Mr. Chair, that Attorney Roque will be relying on the representation only of Whirlwind without an active participation of the other party who is supposed to be the principal, the Lucky South 99. Attorney Roque's representation did not cover only the Whirlwind, but extends even to Lucky South. Mr. Chair.